What is up guys, MK here. This is the AMA recap nung September 25 ni Pixels at isa nga sa pinakamalaking issue ngayon ay ang coin inflation dahil nawala na ang mga winebot. Tara, pag-usapan natin. Okay, so nandito tayo ngayon mga kaibigan sa Discord ni Pixel. Pwede mong balikan ang full live AMA sa YouTube channel ng Pixels. So dito mga kaibigan, as always, no, it's cherry pick natin at i-highlight natin yung mga importanteng bagay na napag-usapan nitong nakaraang AMA at napakainit nitong AMA na to mga kaibigan dahil, eto nga, isa sa mga takeaway dito, no, ng Pixel, sinabi nila dito, no, hindi nila agad masolusyunan ang lahat ng bagay na nangyayari sa chapter 2. At isa sa mga bagay na napag-usapan nga dito is yung chapter 2. It doesn't feel right. Tama ba? Alam natin, maibigan, kung gaano kasaya kahit gaano kahirap ang chapter 1. Hindi ko sinasabi na pangat ang chapter 2. It's just that hindi na siya ganon kasayang laruin. Pero, there are things na pwede pa nating ma-enjoy pa rin sa paglalaro ng Pixel aside from grinding your skills to the higher level o yung threshold para makakuha ng decent Pixels. Kaya nga sa mga nakarang video maibigan na shinare ko sa inyo kung paano yung ilang paraan na possible makakuha ka ng Pixel. Okay? Right now, maibigan, no, from the past few days na nag-record ako ng mga videos at soon i-upload ko yan dito sa ating YouTube channel, no, currently 327 na po ang level ng aking skills as a casual player. Pero, this past few days, ginagrind ko na yan. Now, balikan natin itong AMA, maibigan, no, ito nga, ito yung ginogol, no, ito yung nilalayon ng Pixels na sana maayos ito sa tinatawag nilang chapter 2.5. At ito ngayon nakapokus yung chapter 2.5, no? Yung short-term game balance na nakita natin sa mga nakaraang AMA. Rotating stores, ibig sabihin katulad nung nangyayari noon ng chapter 1. Malaking bagay na hindi lang tayo sa M pupunta sa LAN para mag-grind ng industry, no? Or kaya sa specs, no? Umiikot, nagagamit natin halos lahat ng resources na bibigyan ng purpose yung mga NFT LANs. At ito, no, changing lines. At ito, no, Mr. Box, we don't know what this is right now. Isa nga sa mga napag-usapan din dito, maibigan, is ito nga, no, magkakaroon na po, no, ng Telegram game. At ito po ay legit. Ang purpose na ito, papaintindi ko sa inyo, no, na itong mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, no, naghahanap na ang community na magkaroon na ng ibang use case ang Pixels. At naisip nga ng team, no, binanggit nga nila dito, no, na trending, ayan, no, hot right now yung Web 2 and Web 3 gaming through this Telegram game. Okay? So, ibig sabihin, maibigan, no, magkakaroon po ng ibang use case dun sa Telegram game si Pixels at malapit na po yun, no, pero hindi nila pinapromise kung kailan. Ano? Ang sabi nila dito, no, possible by next week or next coming weeks, hindi natin alam. No? At ibang team ang nakadesignate dun. Baka isipin kasi natin, no, ang mangyari dito is yung core team pa rin ng Pixels, no? Magkakaroon po na ba na bagong set of teams na nakafocus sa Telegram game at nakafocus naman sa core gameplay ni Pixels? Isang bagay na maganda dito sa naisip ko dito, karamihan kasi ng Telegram game na na-try ko nang laruin, hindi ka required magkaroon ng NFT para makapaglaro. And most of those Telegram games is social engagement games. Napansin ko na you can earn in-game assets para tumaas yung points na pwede mong makuha dun sa possible airdrop na pag nag-list na yung token nung isang project. Tama, usually yun yung nangyari sa Telegram game. Magandang bagay to. Kasi kung halimbawa, medyo sawa ka na sa Pixels, no? May iba ka pang way na malalaro. And one thing na pinaka magandang bagay dito, I'm not sugarcoating things, no? Lahat ng merong cellphone, lahat ng may Telegram account, makakapaglaro. Okay? Ngayon, laging tinatanong sa akin at marami ko nababasang comment, no, I really agree. Mahirap na i-promote ang Pixels kapag nalaman nila ang Pixels ay kailangan na magkaroon ng VIP. No? Again guys, ulitin ko, Pixels is free to play. Kung naabutan mo to na gumuhit na or nalis na yung token nila, iba yung perspective mo pagdating sa game. No? Hindi ko na hindi ako maging ipokrito sa inyo na syempre may Pixel reward dyan, may token dyan, may game token dyan, may potential profit ka na possible mo makuha. Pero hindi 100% sure yun. Kasi it is a GameFi token. Dapat alam na natin yan matagal na. Now, isa pang bagay na dapat nyo malaban, pag pumasok kayo sa Web3 game guys, if you are not willing to take risk, to spend
medyo magiging challenge sa inyo yan, no? Para makapag-make profit. Okay, malinaw tayo dyan. No offense, pero kailangan nyong maunawaan yan at I'm not sugarcoating. And right now, sa current state ng Pixels, having a VIP is really a must. Ngayon, iniisip ko kung ano pa yung way na pwede ko maitulong sa inyo para magkaroon ng VIP, no? Without spending your own money. Isa lang, isang bagay na isip ko dito, pwede kang mag-diversify ng ibang nakakuha mong airdrop from free airdrops, free web the games na kailangan mo lang mag-engage, maglaro ng game nila, and possible makakuha ka ng airdrop, to, airdrop ng token nila. And then, siguro diversify mo kung gusto mo pa rin maglaro ng Pixel. Again, nasa sa inyo yan, it is your choice. Kayo, ano bang tingin yung magandang paraan para mas ma-encourage natin yung ibang player na patuloy maglaro at tangkilikin ang Pixels? Comment down below. Now, moving forward mga kaibigan, kailan ba lalabas itong chapter 2.5? Ayan, sabi nila dito, no? Possible na lumabas yan ng end of October or mid-November, but they are not promising. Again, maraming pagkakataon na lagi nagkakaproblema ang Pixel regarding with this time schedule kasi nga they are building in public. Each time na may nangyayari weekly, no, na update kay Pixel sa AMA, eh, ginagawa nila ng paraan to para ma-redo. Which comes next dun nga sa topic natin tungkol dun sa wine. Ayan. Itong part na to, mga kaibigan, sobrang mahirap ito, no? Dahil una, tinanggal nila yung tinatawag na case of wines. So napakahirap na mag-produce ng wine. Tama, ang laki ng cost of energy, yung materials na gamitin mo, talo ka doon. So ang ginagawa ng ibang players, I'm gonna tell you guys, ginagawa ng ibang players, they have other accounts. Pero sumusunod sila doon sa TOS. Okay? I'm not saying na masamang gawin yon. Hindi. It's just that may paraan na sinabi ko sa inyo kanina na they're using other accounts to produce wines para maapag-level up yung main account nila. Okay? Sinare ko na sa inyo. Ngayon, yung paraan kung paano nila ginagawa nang hindi ko alam. Pero hindi ko alam. Pag-isipan nyo na lang or pwedeng itanong nyo sa mga nakakalam kung paano yan. Yun lang ang tanging alam ko. Now, moving forward mga kaibigan, no, itong current problem ngayon, nag-spike mga kaibigan ang presyo ng wine. Right now, as of this recording, if you're going to check sa marketplace mga kaibigan, check natin dito, pinakamura, the Pop Berry Wine, it is 5,500 para sa isang bote. Sobrang laki niyan. Sabi ko nga, kung kailan ako nag-grind, magpa-level ng aking mga skills, nataon na biglang humugot ng sobrang laki to. Na? So kayo, pag-iisipan mo mabuti, kailangan ko bang mag-ano ng wine? Kailangan ko pa talagang bumili? Ano lang yan eh, ilan talaga yan eh. If you're going to take risk para mag-spend ng lahat ng coins para pang flip mo, pwede rin yan, possible yan. Or pwede mong gawin na organically, no, gagawin mo na lang is to level up your skills and then buy ka ng wine. Either of two works. Pero for me, naipit na naman ako sa ganito sistema. So, isang bagay lang na sana re-request ko at recommendation. One thing na hindi masyado nagka-problema at naging problema ang wine is way back nung last year, nabukas yung carnival doon sa tinatawag na Beat the Crowd. Dahil nung time na yun, mga ibigan, no, dalawang beses nagkakaroon ng energy party. 11 a.m. at 11 p.m. Okay, so maraming, ang naging problema lang doon, naging sobrang crowded at halos lahat ng server, hindi makapasok yung mga players. Knowing that time, wala pang 200,000 players ang Pixels. Pero isang malaking bagay yun na everyday, no, makakatulong yan, most especially sa mga non-VIP. Tingin ko, kung gabalik ng Pixel yon, malaking bagay para kahit hindi mo makita yung coin inflation na yan, magiging okay. No? Isang dahilan dito para malaman nyo kung ano nangyari is, nawala po mga kaibigan yung mga good bacteria natin. Medyo nakakatawa siya, no? Tinatawanan ko na lang tong part na to. No, ano sinasabi ng good bacteria yung mga bot na gumaga ng wine kasi siya nagbebenta ng mura. But sinabi nga nila dito, no, yung mga bot na yan ang nag-cause kung bakit sobrang baba ng wines. Na dapat daw maging talagang profitable talaga ang wines. Eh kayo, ano bang tingin niyo sa bagay na yan? Comment down below. Moving forward mga kaibigan, no, pag-usapan naman natin yung ibang tinanong dito sa Q&A. Okay, ito mga medyo mainit-init, no? Mga hot take talaga yung nangyari dito. Isang bagay nga dito, no, is yung transparency ng tinatawag ng naraang event. Okay? Marami talaga, no. Ako, nataon kasi ng time na to, gumawa ako ng content para sa mga non-VIP.
Kaya sabi ko, ipagpapalit ko na lang na makasali ako sa event para mas mamatulungan ako sa community. Kahit gustong-gusto ko mag-submit nung time na yun. Kasi gusto ko magkaroon ng pet eh. Diba? Pero sabi ko, hindi. Bibigay ko sa community ito. Kailangan kong tiisin. Next event talaga, sali na ako. Yun na yun. Okay? Now, marami yung nagtanong because of the transparency. And ako, meron naman din akong naging feedback. Again, I'm not being sarcastic here. Feedback yun. Kasi mahal ko yung game. Gusto ko maglaro ng game na to eh. Now, one thing na na-realize namin dito, bakit hindi ginawa ng Pixel katulad noon, no, na merong listahan ng reward na possible mo makuha. Kasi malaking bagay at magandang bagay 'yon para minulook after yung bawat players na okay, kailangan ko mag-grind at top 1 to 50 para ang mangyari, may possible ako makuha ng mas malaking pixel or ito yung possible kong makuha na price, makakuha ng pet. Kasi nagawa na dati ng Mocha version eh. Ito, papakita ko sa inyo, no? Way back, makibigan nung kasagsagan ng P2A ng pixels, makibigan yung second P2A, makibigan, kasabay din ito ng Mocha verse. Ito yung ginawa nila, no? So, sa first winner, makakuha ng Realm Points plus Mocha NFT. Tapos, ang mga nakistick dyan, no, from the second to tenth na napupunta sa leaderboard, ito yung makakuha nila, farmlands. Tapos, may kakakuha sila ng pet, mayroon rin farmlands. No, kung titignan naman mabuti, makibigan, no, kung ganito ang ginawa ng pixel, somehow, no, mauunawaan ng player kung ano yung dapat nilang habulin, no, doon sa nakarang event. Pero ito nga, no, sinagot nga ni Luke dito na medyo mainit tong part na to eh, no. Mainit eh. No, nakaraan, sabi na dito, nakaraan tinatanong na magkaroon ng purpose yung pixel token. Now, yung binigay nila magkaroon ng purpose, binigay, hindi naman naging worth it, no, para sa mga player. Pero yun nga, nag-agree nga sila dito na dapat worthy yung makukuha dito ng player. Kasi nga naman, isa nga dito, no, yung mga pet. Ayaw nilang ibigay ito na walang dahilan. Okay, walang dahilan. Which is, ayun, siguro ilang, kinulang talaga sa transparency yung part ng pixels dito. Kulang sa detail. At ito na nga maibigay, no, yung pinakalas, no, magkakaroon po ng rework ang chapter 2. Medyo may ano lang to eh. Medyo may kakaibang part lang dito kasi may dalawang phase nga na mangyari dito. Yung first phase is magre-reduce sila, no, ng mga reputation na meron tayo, pero kung meron na kayong reputation na kuha doon, stay at ease lang yan. Magkakaroon ng panibagong reputation, no, I think it is a form of quest or event quest na naman o time-bound quest na tinatawag, and then makakuha tayo ng reputation. And ito ba, no, tinitignan din nila yung ating mga wallet para magkaroon ng reputation. So, ibig sabihin, pag meron ka na ganitong NFT, may certain reputation, I don't know, abangan na lang natin pagdating dito. Pero malaking bagay kasi yan, most especially sa mga integrated NFTs, malaking bagay yun na makatulong din sa community na dumagdag reputation. At ayun lang, no, paumanin kung hindi ako nakapag-upload ng sandamukal na pixel content itong nakarang buwan at mga nakarang linggo dahil talagang sobrang nagkasabay-sabay yung mga bagay. Pero make sure na babawi ako sa inyo. Nilang, at bago tayo matapos, ay gusto kong pasalamatan ang walang sawa at patuloy sumusuporta na YouTube members ng ating channel. Well, that's it. Let's play, earn, and enjoy playing Pixels. See you on the next one. Peace!